こんにちは、皆さん。お元気ですか? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at magnihonggo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan paano mag-conjugate ng mga regular verbs sa kanilang mga honorific at humble forms upang gamitin sa honorific speech o keigo at humble speech o kensongo. Yoroshi desu ka? Hajime mashou! Sa nakarang leksyon 97, nagbigay ako ng maikling introduction tungkol sa mga Japanese honorific at humble speech, ang keigo at kensongo. Gagamitin natin ang pananalitang ito tuwing kausap natin ay mas mataas na rango kaysa sa atin. Tuwing kausap ay customer, sa pag-a-apply ng trabaho, at para tayong fino at kagalang-galang pakinggan. Para tayo makapagsalita ng keigo at kensongo, gagamit tayo ng kombinasyon ng apat na estratehiya. Ang una ay ang pagkabit ng honorific prefix na o o go sa mga nouns. Atin itong tinalakay sa leksyon 98. Pangalawa ay ang pag-conjugate ng mga verbs sa kanilang honorific at humble forms na siyang paksa ng leksyong ito. Ang pangatlo naman ay ang paggamit ng mga espesyal na honorific at humble verbs. May mga 15 na mga special verbs para sa mga verbs katulad ng pupunta, iinom, darating at iba pa. At ang pang-apat ay ang pagpapahayag ng mga action bilang pagbigay at pagtanggap ng action na atin ang tinalakay sa leksyon 70. Ang leksyon ito ay tungkol sa pangalawang estratehiya. Simulan na natin. May dalawang paraan upang gawing honorific o keigo ang isang verb. Ang una ay sundin ang rule na ito, prefix o, tapos ang conjunctive form ng verb at kakabitan ito ng ninaru o kaya nasaru. At para ma-conjugate ang bagong na pormang verb sa mga ibang tenses at modalities, ang i-conjugate natin ay ang naru o nasaru. Ang nasaru ay isang irregular verb at nako-conjugate ito bilang nasatta, nasatte at nasaimas sa formal form. Sa formal form ito ay nagiging irregular. Ang nasaru nagiging nasaimas. Ang nasaru ay mas polite kesa sa ninaru. Ang pangalawang paraan ay gumamit ng passive conjugation ng verb at natutunan na natin itong gawin sa leksyon 79. Ang kaibahan lang pag honorific ang gamit ng passive form ay ginagamit ang mga Japanese particles na parang ang sentence ay isang ordinaryong sentence at hindi isang passive sentence. Pag forma naman ng humble version o kensongo, ang general formula ay prefix na o, tapos ang conjunctive form ng verb, at ikabit ang verb na suru o itasu. Ang itasu ay mas polite kesa suru. At ang suru at itasu ang siyang i-conjugate natin upang pumorma ng mga iba't ibang tenses at modalities. Ang mga reglang ito ay hindi ginagamit kung ang verb ay may espesyal na honorific o humble forms, kagaya ng sa 15 na ating tatalakayin sa susunod na leksyon, 100. Mga verbs na katulad ng pupunta, darating, kakain at iba pa. Ipapakita ko sa inyo paano gawin ang keigo at kensongo ng isang verb. Halimbawa ang verb na susulat o kaku, ang conjunctive form nito ay kaki. Ang honorific o keigo ay o kaki ninaru, o kaki ninaru, o kaya o kaki nasaru, o kaki nasaru. At gamit ang passive form, kakareru, kakareru. Tandaan na ang lahat ng honorific forms ay tumutukoy sa mga actions ng kausap mo o yung pinag-uusapang tao na nire-respeto ninyo. Tuwing gagamit ng keigo, inaangat mo yung estado ng iyong kausap at sa ganon, binababa mo yung sarili mo. Ngayon, ang humble o kensongo version naman. Ang humble version ay okaki suru, okaki suru. At okaki itasu, okaki itasu. At ang mga ito ay nagpapahayag sa mga actions na gagawin ng speaker, na gagawin natin. Binababa natin ang ating sarili tuwing gumagamit tayo ng kensongo at sa ganon, naaangat ang estado ng ating kausap. Reviewin lang natin ng madalian paano pormahin ang conjunctive form dahil halos puro conjunctive ang gagamitin natin.
Pag alam mo ang mass form ng verb, ilaglag lang ang mass at ang matitira ay ang conjunctive form. Halimbawa ang verb na bubukas, akemas. Ilaglag ang mass at ang matitira, ake, ay siyang conjunctive form. Pero pag hindi mo alam ang mass form, dito tayo magsisimula sa dictionary form ng verb. Para sa mga category 1 o root dropping verbs, ilaglag ang katapusang ru ng dictionary form at ang matitira ay ang conjunctive form. Halimbawa, akeru, ilaglag ang ru at ang matitirang ake ay ang ating conjunctive form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ito ang siyam na klase ng verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu at saka u. Ang katapusang hiragana ng dictionary form ay gawing I series. Kigishi, bimini, richi at saka i. At ito na ang mga conjunctive forms. Tandaan na kapag category 2 ang verb, tutukan lamang ang katapusang hiragana at gawin itong I series. Para sa limang pinakakumon na irregular verbs, hindi natin kailangan ang kanilang mga conjunctive forms dahil lahat sila ay gumagamit ng mga espesyal na honorific at humble forms na ating tatalakayin sa susunod na leksyon 100. Sa mga susunod na slides, titingin tayo ng mga ehemplo sa bawat kategorya ng verb, paano sila gawin bilang keigo at kensongo kasama ng mga sample sentences. Ang sasagot ay kotaeru. Kotaeru, isa itong category 1 o root dropping verb. Ang numero sa tabi ng verb mula ngayon ay yung verb category para madali mong makonjugate sa conjunctive form. Ang conjunctive form ay kotae, kotae. Ang mga honorific forms ay okotae ni naru, okotae ni naru, at saka okotae nasaru, okotae nasaru. At gamit ang passive honorific form, kotaerareru, kotaerareru. Ang humble forms naman ay okotae suru, okotae suru, at saka okotae itasu, okotae itasu. Gamit sa sentence, halimbawa, isang empleyado nagtanong sa bisor niya tungkol sa presidente ng kumpanya. Shacho ni do okotae ni nattan desu ka? Shacho ni do okotae ni nattan desu ka? Paano mo sinagot ang presidente ng kumpanya? Honorific ang okotae ni natta. At gamit ang passive form, pwede rin magtanong ang empleyado sa bisor niya. Shacho ni do kotaeraretan desu ka? Shacho ni do kotaeraretan desu ka? Passive honorific kotaerareta. Sagot ng bisor, atarimai ja, hai to moshiageta yo. Atarimai ja, hai to moshiageta yo. Natural, ako'y umoo. Ang moshiageru ay ang espesyal na humble version ng verb na you o magsasalita. Ang empleyado ay gumamit ng honorific verb upang tumukoy sa aksyon ng kanyang bisor bilang respeto o kotae ni natta at kotae rareta. Samantalang ang bisor ay gumamit ng humble form upang lumarawan sa sarili niyang aksyon bilang pagpakumbaba sa presidente ng kumpanya na nirerespeto ng dalawa. Ang paggamit ng keigo at kensongo kahit sa mga ordinaryong pag-uusap ay sumasalamin ng mga kalooban ng mga nagsasalita kung saan sila lumulugar sa social hierarchy ng lipunang Hapon. Ang makikinig ay kiku na isang category 2 verb. Conjunctive form nito ay kiki. Ang mga honorific forms ay okikininaru, okikininaru, at okikinasaru, okikinasaru. Gamit ang passive honorific form, kikareru, kikareru. Ang humble forms naman ay okikisuru, okikisuru, at saka okikiitasu, okikiitasu. Halimbawa, isang TV reporter na nag-i-interview ng sikat na artista, gagamit ang TV reporter ng keigo upang magpakitang galang. Tatanong ang reporter, sakihodo, okikininatte ita kyoku wa nan desu ka? Sakihodo, okikininatte ita kyoku wa nan desu ka?
Ano ba yung music na pinakinggan mo kanina lang? Honorific ang okikini, not teita. At gamit naman ang passive honorific form, pwede rin sabihin ng reporter, Saki hodo, kikare teita kyoko wa nandesu ka? Saki hodo, kikare teita kyoko wa nandesu ka? Kikare teita, honorific din ito. Sasagot naman ng artista, Kite ita no wa shinatora no my way desu. Kite ita no wa shinatora no my way desu. Ang pinakinggan ko ay ang My Way ni Sinatra. Ang artista, dahil sikat siya, hindi siya obligadong gumamit ng honorific o humble style sa reporter, at gumamit lamang siya ng ordinaryong conjugation kagaya ng kite ita, at tinapos niya ang sentence ng des upang polite pa rin pakinggan. Ang magmamadali ay isogu, at ang conjunctive form nito ay isogi. Honorific forms ay o isogi ni naru, at saka o isogi nasaru. Ang passive honorific naman ay isogareru, isogareru, at ang humble forms ay o isogi suru, at o isogi itasu. Ating ehemplo, halimbawa isang manager magtatanong sa tauhan niya, Yoji no shinkansen ni maniau? Yoji no shinkansen ni maniau? Aabot ka ba sa alas 4 na bullet train? Sasagot ang worker sa boss niya, siyempre gamit ang humble form. O isogi shimashitara, maniau to omoimasu. O isogi shimashitara, maniau to omoimasu. Kung ako'y magmamadali, sa tingin ko aabot ako. O isogi shimashitara, kung ako'y magmamadali. Mapagkumbaba ang worker sa boss niya sa paggamit nito. Ang maghahanap ay sagasu. Ang conjunctive form nito ay sagashi. Mga honorific forms ay osagashi ni naru, osagashi ni naru, at saka osagashi nasaru, osagashi nasaru. Ang passive form naman ay sagasareru, sagasareru. Ang mga humble forms ay osagashi suru, osagashi suru, at saka osagashi itasu, osagashi itasu. Halimbawa, isang estudyante, sasabihin niya sa profesor niya ang kanyang mga plano pagkatapos ng graduation. Sotsugyo shite kara Tokyo de shigoto o sagashi shimasu. Sotsugyo shite kara Tokyo de shigoto o sagashi shimasu. Pagkatapos kong gumraduate, maghahanap ako ng trabaho sa Tokyo. O sagashi shimasu. Nagpakumbaba ang estudyante na gamitin niya ito sa pagpapahayag ng kanyang sariling action. Ang tatawag ay yobu, at ang conjunctive form nito ay yobi. Honorific forms ay oyobi ni naru, oyobi ni naru, at saka oyobi nasaru, oyobi nasaru. Ang passive honorific form ay yobareru, yobareru. Ang mga humble forms ay oyobi suru, oyobi suru, at saka oyobi itasu, oyobi itasu. Halimbawa, isang nurse magtatanong sa kanyang pasyente. Siyempre, ang nurse ay gagamit ng keigo bilang respeto sa kanyang pasyente. Tanaka-san, taxi o oyobi ni narimashita ka? Tanaka-san, taxi o oyobi ni narimashita ka? Tanaka-san, tumawag ka na ba ng taxi? At gamit ang passive honorific, pwede rin sabihin ng nurse, Tanaka-san, taxi o yobaremashita ka? Tanaka-san, taxi o yobaremashita ka? Sasagot naman ang pasyente, Hai, yobimashita. Hai, yobimashita. Oo, tumawag na. Tapos, dumating agad yung taxi, andyan na. Sabi naman ng nurse, Kimashita yo? Kimashita yo? Andito na ang taxi. Ang pasyente ay hindi obligadong gumamit ng honorific o humble speech sa nurse. Ang yobimashita ay ang neutral, polite form. Ang babasa ay yomu, at ang conjunctive form nito ay yomi. Ang mga honorific forms ay oyomi ni naru, oyomi ni naru, at saka oyomi nasaru, oyomi nasaru. Ang passive honorific form naman ay yomareru, yomareru. Ang mga humble forms ay
お読みする、お読みする、あちゃかお読みいたす、お読みいたす。Isang manunulat at kanyang editor nag-uusap, sabi ng writer, Daihon wa mo oyomi ni narimashita ka? Daihon wa mo oyomi ni narimashita ka? Nabasa mo na ba ang script? Honorific ang gamit ng writer bilang respeto sa kanyang editor. At gamit naman ng passive honorific, pwede ring sabihin ng writer, Daihon wa mo yomaremashita ka? Daihon wa mo yomaremashita ka? Sagot naman ng editor, Mada desu, kore kara yomimasu. Mada desu, kore kara yomimasu. Hindi pa, babasahin ko pa lang ngayon. Ang gagawa ay tsukuru, at ang conjunctive form nito ay tsukuri. Ang mga honorific forms ay otsukuri ni naru, otsukuri ni naru, at otsukuri nasaru, otsukuri nasaru. At gamit ang passive honorific form, tsukurareru, tsukurareru. Ang mga humble forms naman ay otsukuri suru, otsukuri suru, at saka otsukuri itasu, otsukuri itasu. Isang supplier ay nagpapakita ng sample sa kanyang customer. At nagustuhan ng customer ang sample, sabi ng customer, Subarashii mihon desu ne. Subarashii mihon desu ne. Maganda ang sample. Donata ga otsukuri ni nattan desu ka? Donata ga otsukuri ni nattan desu ka? Sino ang gumawa nito? Ang customer ay gumagamit ng honorific sa supplier bilang respeto. Pwede rin sabihin ng customer gamit ang passive honorific. Donata ga tsukuraretan desu ka? Donata ga tsukuraretan desu ka? Ang supplier naman mapagkumbabang sumagot. Arigatou gozaimasu. Watashi ga tsukurasete itadakimashita. Arigatou gozaimasu. Watashi ga tsukurasete itadakimashita. Maraming salamat. Ako po ang gumawa. Pero ang pagkasabi nito ay napaka-polite gamit ang estratehiya ng pagtanggap ng action kasama ang causative conjugation. Tsukurasete itadakimashita. Tumanggap ako sa action na hinayaan mo akong gumawa ng sample. Tsukurasete itadakimashita. Yan ang literal na meaning. Napaka-polite. Atin ang natutunan ang causative conjugation sa leksyon 70. Ang maghihintay ay matsu. At ang conjunctive form nito ay machi. Ang mga honorific forms ay omachi ni naru, omachi ni naru, at saka omachi nasaru, omachi nasaru. Ang passive honorific form naman ay matareru, matareru. Ang mga humble forms ay omachi suru, omachi suru, at saka omachi itasu, omachi itasu. Ang supplier ay bumibisita sa opisina ng customer at kausap niya ang secretary nito. Sabi ng secretary, Bucho wa tadaima kaigi chuu desu. Mou sugu owarimasu ga omachi ni narimasu ka? Bucho wa tadaima kaigi chuu desu. Mou sugu owarimasu ga omachi ni narimasu ka? Si manager ay nasa meeting pa ngayon pero patapos na ang meeting. Hihintayin mo ba? At gamit ang passive honorific form, Mataremasu ka? Mataremasu ka? Honorific ang gamit ng secretary sa supplier. Walang problema kay supplier na maghintay at mapagkumbabang sumagot sa secretary. Hai, omachi itashimasu. Hai, omachi itashimasu. Oo, hihintayin ko si manager. Ang makikipag-meet ay au at ang conjunctive form nito ay ai. Ang mga honorific forms ay oai ni naru, oai ni naru, at oai nasaru, oai nasaru. Passive honorific form, awareru, awareru. Ang mga humble forms ay oai suru, oai suru, at oai itasu, oai itasu. Oai dekite totemo kouei desu. Oai dekite totemo kouei desu. Ako'y nagagalak na makilala po kayo. Napaka-humble na greeting tuwing may makilala ka. Ang dekite ay te form ng verb na dekiru na siyang shortcut ability version ng verb na suru.
ating natutunan ang Ability Conjugation Selection 57. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano i-convert ang mga common na verbs sa kanilang mga honorific at humble forms. Ang mga honorific forms o keigo ay tumutukoy sa mga actions ng kausap natin o yung taong pinag-uusapan natin na ating nirerespeto. Samantalang ang mga humble forms o kensongo ay tumutukoy sa sarili nating mga actions para tayo'y mapagkumbabang pakinggan. Tuwing magpakumbaba tayo, inaangat natin ang ating kausap. May dalawang paraang pumorma ng honorific. Ang formula ay prefix o na ikabit sa conjunctive form ng verb at ito'y kakabitan ng ni naru o kaya nasaru o nani-nani ni naru o nani-nani nasaru. Mas polite ang nasaru kesa naru. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng passive form ng verb na atin ang tinalakay sa leksyon 79. Pagporma ng humble o kensongo, ikabit ang prefix o sa conjunctive form ng verb at kabitan ito ng suru o itasu o nani-nani suru o nani-nani itasu. Mas polite ang itasu kesa suru. Sa susunod na leksyon, titignan natin ang mga verbs na may mga espesyal na honorific at humble forms na hindi gumagamit sa mga conjugation patterns ng leksyong ito. Salamat sa pagpapanood. Otsukare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni, gambatte kudasai. Ja, mata ne!